Pare sa mga gwapo, no, nagbabalik na naman ang gwapito sa Aquatics na may dala-dalang panibagong video natin pagsasamahan, panibagong content natin pag-uusapan, at for today's video, meron lang akong isi-share sa inyo, mga gwapo, so stay tuned lang kayo at tara, simulan na natin ang video na ito. So ayan mga agwapo, no, narinig nyo naman sa intro kanina, meron akong i-share sa inyo. So it's a bad experience naman, no. So pansin nyo medyo mababa yung energy level natin at kasi nalulungkot tayo, no. Kasi merong hindi magandang nangyari dito sa Fishyard ko recently. So ano ba yon? So pakita ko sa inyo. So ayan nga mga agwapo, no, actually pinag-isipan ko kung ipapakita ko ba or i-content ko ba itong nangyari dito, no. So pero tingin ko this is a good lesson or good reminder din para sa mga newbie na hindi porket kami ay experienceado na sa pag-alaga ng isda, eh, hindi na kami namamatay ng isda. Possible pa rin talaga, lalo na pag inabot ka ng malas, eh, possible na ma-wipe out yung isda. So I think meron na kayong idea kung ano yung nangyari. So, pakita ko na lang sa inyo ngayon. So, ayun mga agwapo, no? Sa mga hindi nakakaalam, ito yung setup natin dito sa may unahan. Dito, sa setup na to, nandito yung mga isda natin na quality. Nandito yung mga pambenta natin. Tsaka yung mga possible na panglaro natin na isda, no? So, ayan, currently may apat na strains dyan. Red Dragon Snake Skin, Fragmented Bottom Sword, HB Pastel, tsaka Snake Skin Blue Tail, no? So, ano nga ba nangyari? So, as you can see, ayan na, nakikita nyo naman may mga lumulutang, may mga walang isda, no, ayan, no. So, may mga sira-sirang isda, so, ayun. So, ayun mga agwapo, no, kung makikita nyo, parang konti lang naman yung casualty, pero ang totoo nyan, dami talagang namatay, no. Bukod sa maraming namatay, yung ibang nakasurvive, na-damage na, so... Again, mga pangbenta ko sana yun, tsaka mga possible na mga panglaro ko na gapis. And kung na-damage na, possible na bumaba ang value or baka hindi ko na ibenta. So, ayun na nga, ano-ano nga ba nangyari? Kasi nag-water change ako recently. So, ang process ng pag-water change ko ngayon, tanggal tayo ng tubig. Around 60% yun ang ginagawa ko ngayon kasi once a week na lang ako mag-water change. Tapos sa recta gripo tayo, di na ako gumagamit ng anti-chlorine. Dati kasi ang sistema ko, stock water, anti-chlorine, tapos around 30% lang yung pina-water change ko. Ngayon, bago na. So matagal ko na rin siyang ginagawa, di pa naman ako nagkakaroon ng problema until recently. Yun, namatay yung mga isda natin, hindi ko alam kung na-water shock ba or mataas yung chlorine that day. Kasi nagtaka ako kung water shock yan, nasa taas lang yung mga isda, possible na mahina lang tapos makarecover. Kaya lang nagulat ako after 5 minutes pa lang ng pag water change ko, yung iba nasa baba na naghihingalo na. Tapos doon ko pa lang nabigyan ng anti-chlorine, doon pa lang ako nakapaglagay ng asin tsaka yung aqua mineral na ginagamit ko. Gabi pa lang nararamdam akong hindi na maganda. And then yun, kinabukasan, ang dami ng patay, ang dami ng hindi okay, mga nag-clamp, yung iba parang nag ang tawag doon, yung iba nag-fin rot pa, no. So laki talaga ng damage and sakit sa ulo, no. Sayang kasi bilang isang maliit na fish keeper lang na umaasa sa mga pambenta ko, sa maintenance ko dito sa isda, tsaka mga pangkonting panggastos, sakit sa ulo, sobra. Medyo nakaka-down pero wala tayong magagawa, ganun talaga. Pero yun nga mga agwapo, no, masasabi ko lang, safest way ng pag-water change talaga is yung process ko before. Stock water talaga, gamit kayo ng anti-chlorine, tsaka hinay-hinay lang pag-water change para maiwasan yung mga pangyayari katulad ng nangyari dito sa Guapitos Aquatics. So yun mga agwapo, no, ngayon nalaman nyo na kung ano yung nangyari. Medyo nakaka-frustrate talaga. Aminado ko ilang araw wala akong gana, aminado ilang araw na malungkot. Wala eh, fish breeder ka, fish keeper ka. So kung pag may ganun pangyari, talagang malulungkot ka. Dumating pa nga sa point na naisip ko kung tutuloy ko pa ba or hindi, no. Kasi
ang mga natira sa akin, mga 2 months old, 1 month old na gabis pa lang, ilang months pa yung hihintayin ko para makita yung potential nila, para may out ko sila sa market or makita ko yung mga potential na panglaro. So another ilang buwan na hintay na naman. Pero naisip ko na maging negative man ako or maging positive man ako ngayon, eh, hindi ko na mababalik yung nangyari. Hindi na mababalik yung mga isdang nawala. Ganun na yun. Ganun din nangyari, no? So ngayon, nawala nang isda mo, magiging negative ka pa ba, 'di ba? So napagpasyahan ko na mag-move on na lang. Tuloy ulit ang laban. Tuloy ulit yung pag-iisda, no? So let's just stay positive and let's just stay motivated. Linisan na lang natin yung mga aquarium na wala na laman para yung mga pastel na juveniles natin ay malagay na natin sa unahan at matutukan natin. So tara. Sa parte na to, mga agwapo, no, nagtatanggal na ako ng tubig sa mga aquarium ko. Total wala naman ng laman, kung meron man damage na. So ano pa bang gagawin natin, 'di ba? Bago natin linisan, tanggalan muna natin ang tubig para malinisan natin ng maayos, no. So panoorin niyo muna ako dito, agwapo. So yun, mga agwapo, no, tapos na nating tanggalan ng tubig yung mga tangke na lilinisan natin para sa mga HB pastel natin na Juby. So ang gagawin natin ngayon, yung ibang mga tanks dyan may laman pang isda, tatanggalin ko muna tapos saka ako lilinisan. So tanggalin ko muna, mga agwapo, balik na lang ulit pag lilinisan ko na yung mga aquarium. So yun, mga agwapo, no, natanggal na natin yung mga isda. Ngayon lilinisan na natin yung mga tangke. Ilan ba yan? Isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 tangke lilinisan natin. Dito tayo maglilinis. Sponge na tayo. Meron na tayong tubig na malinis pang banlaw-banlaw, no. So sensya na, iniingal. Pagod na kasi. Pero yun na nga, balik tayo. Linisan na natin yung mga tangke para malagyan na rin natin ng tubig ngayon at ma-dechlorinate na natin. Let's go. Ito na, mga agwapo, no. Sinimulan ko ng kuskusin yung mga tangke natin, ano. So marami sa mga tangke na yan ang madudumi talaga, puro lumot, no. Pati yung labas ng aquarium nilinisan natin para kahit paano kaya-aya naman tignan. And ayan, kita nyo naman ang sakit sa likod nyan, kagwapo. Pero wala tayong magagawa, kailangan natin gawin, eh, diba? Para sa isda natin, di tayo pwedeng maging tamad, bagkus kailangan natin maging masipag para makabawi, ano. So yan, panoorin nyo muna ako. Panoorin nyo muna, sumakit yung likod ko dyan. So yun, mga agwapo, no, after 50 minutes ng pagkukutkot ng mga tangke, natapos din tayo. Yep, you heard it right, mga agwapo. Sa 8 ba yung ano nilinisan ko? 50 minutes, no? Walang isang oras yung pagkukutkot natin, no? Kasi madumi talaga masyado. Plus, nilinis ko din yung labas ng tangke, kaya medyo natagalan. At yun, no, pagod, nakapagod. Sa likod, sa balikat, pahinga tayo saglit, tapos lalagyan ko na ng tubig yung mga yun. Eto, mga agwapo, no, hindi ko na tinimelapse dahil naglalagay lang naman na tayo ng tubig sa mga aquarium na nilinis natin, no. Ayan, lagay-lagay lang muna tayo. So ayan, mga agwapo, no, nalagyan na natin ng tubig yung mga tangke natin. So lagyan ko na lang ng anti-chlorine, asin, tsaka yung mineral na ginagamit ko, aqua mineral. Tapos pasingawin lang natin sa mga susunod na araw. Lagyan na natin ng HB pastel.
So yan mga kagwapo, yan yung mga HB pastel na natira sa atin, ano, yun yung mga female, ito yung mga male, tapos puro female na yan nandyan pati dito, no. So ito lang talaga yung natira. So pagtsagaan na lang natin, focus na lang natin, baka sakaling may makuha tayo maganda, baka sakaling may panglaro tayo sa mga susunod, no. So yan. So yun na nga mga kagwapo, no, dito na magtatapos yung vlog natin at na-share ko naman sa inyo kung ano yung nangyari dito. Sana magsilbing aral or lesson to sa mga kapwa fish keepers na katulad ko, no. So yun, maraming salamat sa panonood ng vlog na to. Like my Facebook page, follow my TikTok account, like, comment, share, and subscribe na kayo mga kagwapo. Maraming salamat. Wapitos, out!